Hi guys, hello to Massive 4x15 System. By the way, my name is Tere Herona Elba, I'm the founder of Persians. And siguro karamihan naman sa inyo kilala na ako, no? And syempre, by the way, gusto ko syempre magpasalamat sa inyong coach, kay Coach Archie. Sa pag-invite sa akin na makapag-share sa grupo nyo. And of course, it's my privilege na makapag-share sa inyo, no? And I think it's my first time na makapag-share sa grupo nyo. And so, thank you po, Coach, sa privilege. And syempre, alam naman natin na this past years, last 2020, sobrang daming mga bagay na nangyari na hindi natin ine-expect, especially nagkaroon talaga ng COVID-19. And alam naman natin na isa yun sa mga pinakamahirap na sitwasyon, isa yun sa mga pinakamahirap na na problema na na-encounter natin, hindi lang ng Pilipinas, kundi syempre buong mundo. And syempre, even kami sa grupo namin, talagang andun din yung struggles, andun din yung hirap. Pero wala naman talagang imposible pag once na inaral mo. Syempre lahat tayo nagpanic, even kami nagpanic. And at first, syempre andun yung point na minsan parang hindi namin alam kung paano kami mag-start, paano namin gagawin, no? Pero wala talagang bagay na mahirap pag once na inaral mo talaga, no? Kasi kami, nahirapan din kami nung una, pero since wala namang bagay na hindi naaaral, so pinagtulungan namin ng grupo namin, and so far nakapag-adapt naman kaagad, no? And ako, sa totoo lang, I'm very grateful talaga and very thankful sa opportunity na meron tayo ngayon, no? Dahil alam naman natin na sobrang hirap ng sitwasyon ng Pilipinas ngayon, sobrang hirap ng sitwasyon ng mundo. Sobrang daming mga tao na nawala ng trabaho, sobrang daming mga OFW na uuwian, sobrang daming mga businesses na nagsara, di ba? And sobrang nakakalugmok, di ba? Lalo na ngayon, dito sa Manila, nag-GCQ na naman, halos 8,000 per day yung nagkakaroon, no? So, dati nag-back to normal na, pero ngayon, medyo unti-unti, dumadami na naman yung mga COVID cases, and makikita mo sa Facebook, ngayon sobrang, ang dami mga tao talaga ngayon na sobrang naghihirap sa buhay, di ba? And I'm very thankful sa uno, I'm very thankful sa opportunity and sa system na meron tayo ngayon, dahil yung business natin, yung business natin, isa sa mga nag-boom na business ngayong pandemic, and napakaswerte natin dahil hindi tayo naapektuhan, no? And alam mo yon, sa lahat ng mga nakikinig ng video na to ngayon, kung andun yung point na nahihirapan ka, andun yung point na hanggang ngayon hindi ka pa rin maka-adapt sa new normal, talagang aralin mo lang, di ba? Kasi naniniwala ako, walang bagay tayo na hindi kayang aralin pag ginusto lang talaga natin, di ba? Once na nandun na yung drive, once na nandun na yung eagerness and yung kagustuhan natin na makuha natin yung mga goal natin sa buhay, talagang aaralin mo, talagang hindi ka papayag na hindi mo siya matutunan, di ba? So, ako, yun lang din talaga din ang ginawa ko. Even kami sa grupo namin, before, sanay talaga kami sa offline. Hindi talaga din kami sanay sa online, pero since nag-start ang pandemic, inaral din talaga namin yung online. And alam mo yun, nung inaral namin, mas na-realize namin, dami namin mga bagay na na-realize na mas madali pa pala sa online, no? So, na-realize namin, dati akala namin hindi kami kikita ng malaki sa negosyo na to. Once na hindi kami pumunta ng office, once na hindi namin kinakausap ng personal yung mga downline namin, di ba? Pero ngayon, na-realize namin ngayong new normal na pwede ka pala kumita ng malaki na nasa bahay at the same time may oras ka sa pamilya mo. Kasi that's the one thing po na sobrang na-appreciate ko ngayong online na tayo. Dahil alam mo yung pakiramdam nakakapagbigay ako ng oras sa asawa ko, nakapagbigay ng oras sa mga anak ko. Mas may oras ako sa kanila ngayon at the same time kumikita ng malaki, di ba? Kasi kaya naman talagang mag-multitask dahil habang nasa bahay ka, habang nagluluto ka, habang naglalaba ka, habang may ginagawa kang ibang bagay, basta may cellphone ka lang, basta may wifi ka lang, kaya mag-multitask, kaya gawin yung mga bagay-bagay, di ba? So, yun yung sobrang swerte natin dahil online na lang tayo ngayon, work from home na lang tayo. And ako, sabi ko nga before, nung offline, although medyo kumikita ng malaki that time, pero sabi ko, parang lalaki na lang yung mga anak ko nang hindi ko sila katabing matulog, di ba? Ngayon, sobrang na-enjoy ko yung oras ko sa mga anak ko. Nakakatabi ko sila matulog gabi-gabi.
kasabay ko sila mag-breakfast, kasabay ko sila laging kumain, at the same time, nasasabay ko yung business, di ba? Kaya talaga, I'm very thankful sa opportunity na meron tayo na pwede ka pa rin palang kumita ng malaki at the comfort of your home. Hindi mo kailangan iris yung help mo sa labas para kumita ng malaki, di ba? Kaya, we're very lucky sa business na meron tayo, kaya aralin natin, i-goal natin kumita ng malaki. And kailangan aralin mo talaga, huwag kang papayag na hindi mo siya magawa dahil marami namang nakakagawa eh. Maraming mga tao sa uno, maraming mga kumikita ng malaki, maraming mga tao before, maraming mga distributors sa uno na dati naman hindi naman sila kilala, dati naman hindi sila nag-e-excel, pero nung time na nag-online, nung time na nagkaroon ng pandemic, dun sila nakilala, dun sila nagkaroon ng pangalan, diba? Dun nag-boom yung grupo nila, diba? So, ibig sabihin guys, maraming mga taong nakakagawa. Ang gagawin mo lang, susundan mo na lang, mangungopya ka na lang at magtatanong ka na lang, diba? And yun yung isang bagay na masarap sa negosyo natin dahil kahit kanino ka magtanong, kahit sinong top earner yan, i-message mo lang, diba? I-video call mo lang, makipagkaibigan ka, mag-build ka ng relationship sa mga upline, sa mga kumikita ng malaki. Sigurado ako tutulungan at tutulungan ka talaga sa business to, diba? So, aralin natin ng maigi yung online, kung paano siya gagawin. Madali lang siya, madali lang tong online na to. Sabi ko nga, sobrang excited ako, sobrang nababaliw ako ngayon na online lang, diba? Kasi sobrang, even kami po, yung income namin sobrang as in nag times 3 talaga. Even yung mga downloads ko dating hindi kumikita, ngayong new normal, kumikita na sila, diba? Dahil, alam mo yun, sobrang sarap na yung online dahil dati kailangan mo pang bumiyahe, kailangan pumunta ng office, kailangan mo pang mag-set ng guest sa iba't ibang lugar, kailangan mo pang bumiyahe, diba? This time, pagkagising mo pa lang sa umaga, kahit wala ka pang toothbrush, kahit wala ka pang kain, kahit wala ka pang hilamos, pwede ka nang mag-start sa business mo, diba? So, talagang ang laki ng natipid. And at the same time, even kami talagang nakaipon din talaga ng sobra dahil wala na masyadong expenses, diba? And kahit hindi ka na kailangan mag-ayos ng sobra-sobra, diba? Makakapag-call ka na, makakapagkausap ka na, diba? So, sobrang ganda ng online. And napakalaki ng potential na pwede natin kitain. Kaya nga, sa totoo lang, ngayong online, believe me, kung kami in 10 years time, nagkaroon ng worth 14 million na bahay, nagkaroon ng maraming property, nagkaroon ng malaking income, yung nangyari sa amin within 10 years na resulta, believe me, pag sineryoso mo ang online, kaya mong makuha in just 3 to 5 years yung resulta na nakuha namin ng 10 years, di ba? So, trabahuin lang natin, itodo lang natin, isagad natin ang trabaho natin. And alam mo yon, kailangan gigil ka lang lagi. Kailangan lagi kang baliw. Kailangan lagi kang nagsisik ng kaalaman sa iba't ibang tao. Diba? Kung ano yung weakness mo, i-goal mo na maging strength mo. And kailangan lagi ka lang may goal. Diba? Lagi ka lang may tinatarget. Kasi naniniwala ako, pag meron kang tinatarget, pag meron kang dinugol, iba talaga galaw mo, iba talaga trabaho mo. Diba? And kailangan, let's all make a name. Huwag ka papayag na wala kang pangalan. Huwag ka papayag na pag-iwanan ka. Laban, todo. Diba? Kahit na minsan marami nang nauuna sa'yo, ang importante lumalaban ka. Kasi maniwala ka sa akin, si Lord matalino yan. Alam niya kung deserve mo. Pag nakita ni Lord na nagkatrabaho ka, nagsasakripisyo ka, binibigay mo yung best mo. Pag nakita ni Lord na sapat na yung sakripisyo mo, believe me, ibibigay at ibibigay niya ang bagay na deserve mo. Diba? And above anything else, syempre, huwag natin kakalimutan si Lord. Alam ko lahat dito, maraming mga tao, lalo na ngayong pandemic, maraming mga tao ang pinagdadaanan. Marami tayong mga bagay na minsan pinagdadaanan, na parang minsan feeling natin hindi natin kaya, minsan feeling natin mag-isa lang tayo. Alam mo yon, lahat naman tayo may problema, even kami kahit kumikita kami ng malaki, hindi naman po nawawala yung problema namin. Pero ako, tips ko lang sa lahat, isurrender lang natin lahat kay Lord. Pag once nakasama kasi natin siya, talagang hindi mo mararamdaman mag-isa. Lahat ng bigat, lahat ng hirap, lahat ng mga bagay na parang feeling mo hindi mo kaya, lahat itaas mo sa kanya, isurrender mo sa kanya, and taasan natin yung faith natin, no? And let's give time na aralin yung mga salita niya, magbasa tayo ng Bible, manood tayo ng mga live services. Kung hindi makapag-church, meron naman tayong mga live service, no, na pwede mo naman aralin yung mga salita ni Lord, di ba? Kasi iba din talaga pag-balance yung buhay natin. Na, alam mo yung ginagawa natin yung oras na ginagawa natin yung oras sa business, may time tayo sa family natin, at the same time,
may God tayo sa buhay natin. Kasi iba din talaga yung pag-buans na balance yung buhay natin. Mas masarap mabuhay. Okay? So, yun lang. And sana na-inspire ko kayo sa sharing ko, no? So, I hope na sa mga susunod, mas makapag-usap pa po tayo ng matagal. Okay? So, God bless sa Massive 4x15 system. And see you all at the top. God bless you guys. Bye-bye!